lens ng salamin niya, nag-moist. Nung, pero ganunin mo, mamantika siya. Oily. Kaya blurry ang vision mo. Because yun yung lumalabas doon sa eye. And they have to come out. Kasi pag hindi yan lumabas, hindi ka, you will not feel well. Kailangan lumabas talaga sila. And it's good na yung product natin may nagagawang ganon. Because we know that detoxification is always part of the healing. Pag walang detoxification, walang healing. Kasi may ipon lang yan sa loob ng katawan na ako. And then one thing more, na nakita ni Dr. Sung na problema natin, bacteria, virus, mga germs. Diba pag pupunta tayo sa public CR, since ginagamit ito ng public, yung paghawak mo pa lang ng doorknob, lumipat na lahat ng germs sa kamay mo, hindi ka pa nagugas pagkatapos mo mag-CR. Nangati mata mo. Anong usual na ginagawa natin? Pag nangangati ang mata, di ba kinakamot natin yung ginagawa? Eh di lumipat na lahat doon yung bacteria. At kung may sakit na ang mata mo, mas lalong na aggravate yung problema ng mata. So, sabi ni Dr. Sun, kailangan meron din kasama yung negative ion and far infrared na umapatay ng ano, umapatay ng mga bacteria. Nakita niya yung sa nano-silver. Because nano-silver is a natural antibiotic. Yun yung maganda because it's a natural antibiotic that effectively kills 600 species of bacteria, germs, and virus. Ganon kadami. Pero hindi naman 600 ang nahi-invade sa mata mo. Konti lang naman yun. Mga ano lang siguro. 50, gano'n. Eh, 600 ang kayang patayin ng ano, nano-silver. Very effective talaga siya. When you do research, you will find this all sa internet. Marami kayong matatagpuan tungkol dyan. And yun nga, yung sinasabi ko lagi na huwag lang kayo magre-rely sa mga sinasabi namin, di ba? Much better kayo mag-validate. Magbasa kayo, mag-research kayo sa internet, marami talaga kayong matatagpuan. That will really help you understand ano ba yung produkto, ano ba nangyayari sa katawan mo kapag ginagamit mo tong produkto na to. So malalaman mo, kaya pala may ganitong pagbabago kasi ganito pala siya. Do research. Huwag lang tayong umasa because this is our business, remember. Huwag lang tayong umasa dun sa upline. Kasi usually iniisip lang, ay may upline naman ako. Andiyan naman si Ma'am Lillian, ang galing mag-present yan. Tapos umaasa ka na lang, hindi ka na nag-effort. If you really want to become successful, number one talaga yun, you have to learn ano ba yung produkto mo. Number one yan eh, kasi minamarket mo yan eh. Bakit kailangan mong bigyan ng emphasis yung produkto mo? Kasi yun din yung magbibigay sa'yo ng pera. Pag hindi mo naibigay yung tamang presentation sa product mo, wala ding negosyo maakit sa'yo. The business, the money is just secondary. Sinusundan lang niya kung ano yung sinasabi mo sa tao. Kung how you are presenting your product. Kaya, ito lang yun. If you are not earning, check mo anong sinasabi mo sa presentation mo about the product. Bakit hindi ka nag-earn? Ba't hindi pumapalo mga sinasabi mo? Hindi sumusunod ang pera sa mga sinasabi mo. Check what you are saying. Kasi baka naman yung sinasabi mo, hindi talaga nakakaano. Hindi niya nailalabas yung potential ng produkto mo. Yun yung pinaka number one. Nung natagpuan ko po si MGI, nag-research ako. I made efforts to really i-research si negative ion, i-research si far infrared, si nano-silver, everything. I-research ko lahat yan. Even yung hospital na nag-gumawa ng clinical trial ng salamin natin, ni-research ko din yan. Kulang na nga lang pumunta ako dun eh. Oo, ni-research ko din yan. Everything you have to validate. Kasi minsan, marketing, alam nyo na, di ba? You have to check. Kaya kami pumunta din sa Indonesia because we need to check if MGI is real. If si MGI ay totoo, if si MGI ay established talaga, baka naman dito sa Pilipinas, hinahype tayo pagdating sa Indonesia, hindi pala maganda ang record, di ba? Yung ganun, even that chinek namin. Kaya nga, kung ano yung mga nasa isip nyo na tinatanong nyo, natanong na namin lahat yung dun sa may-ari. So, yun yung laman ng ano natin, yun yung laman ng salamin natin. That's why it's effective. Plus, syempre napaka-stylish niya, di ba?
Yung mga salamin natin, yung mga models niya, meron siyang image na pinoproject kung isusot mo siya. So, pwedeng ang reason na, pwedeng ang basis mo ng pagpili ng eyewear ni MGI is yung image na gusto mong i-project sa tao or i-project sa sarili mo. Like for example, kung gusto mong mag-ala genius, gano'n, ang dating, piliin mo yung hospital grade. Kasi pag sinuot mo yung hospital grade, mukha kang genius talaga, mukha kang professor. Totoo, yun yung image na pinoproject niya. Kung gusto mo naman na sporty ang dating mo, pero executive, sporty na executive, M40. Yes. Wow. May kulay sa temple, meron yan red, meron yan green, meron full black, meron tayong orange. Kung gusto mo naman ng, eto paborito to ng mga babae seldom nakikita ko may, pero may mga lalaki din na nagsusot nito. Kung ang image naman na gusto mo ay yung nakakasosyal, pag sinuot mo, donya-donya dating mo. Ay, that is it. Susot ni ma'am. Yan, yung suot nila. 37. Fashionist. Kung ikaw ay fashionista, di ba? Kung ikaw ay, gusto mo classy ang dating, yan yung salamin na isusot. Kung gusto mo naman ng, yan suot mo. Yung suot nyo na GSO9 yan, nakikita ko may mga nakasuot ng GSO9, that's actually my favorite. Kasi yung salamin na yan, napaka-Hollywood ng dating. Wow! Pag suot-suot mo, after. Parang wow, artistahin. Ganun, wow! Pag suot-suot mo siya. Okay, artistahin, pero okay lang yun. Ako nga, Ilocana nga eh. Oh. Dalawa kasi sinaserve niya ng purpose. Pag nasa loob ka, it is going to serve as your eyeglass talaga. Nakikita mo na malinaw ang paligid mo, pero pagkalabas mo, wow, nakakasosyal, sunglass siya. So, dual purpose yan. Transition. Kaya hindi mo na kailangan bumili ng dalawang eyewear kasi pwede kayo. Kaya lang yung iba kasi nalalakihan sila. Pero since malaki siya because ang kanyang intention is sunglass talaga siya to protect niya. And then, yun, meron din tayong sunglasses. Meron din tayong for kids. And then, marami pa. Sobrang dami pa nating product na palating. Kasi nung nag-umpisa pa lang si MGI sa Philippines, pumunta kami dati sa Indonesia, sinabi na ni Anthony sa amin kung anong program niya. Alam niyo ba yung reward natin, yung car reward natin? Unang arangkada pa lang yan. Nakaplano na si Anthony sa loob na 5 taon, hindi ko alam paano mga ipamimigay niya na sumusunod. Wow! 5 years. Nakaprograma na yan ng 5 taon, alam na niya kung anong ibibigay niya sa atin. Kasi sabi niya, unang-una sabi niya, ano bang kailangan mo? Ano bang gustong-gusto mo? Di ba sasakyan? Ang nakakatawa kay MGI, 3 sasakyan sa loob ng 1 taon na hataw mo. Walang reset yun, ma'am. Walang reset yun. Oo, tiri-tiri. Yung iba na hindi pa naka-reserve. Basta may program siya. May program siya. May bago siyang i-announce after ng after ng launching. Itong reward 1 natin. Pero noong inumpisa niya sa reward 1, sinabi na niya kaagad na sabi niya, ang reward 2 ay house and love. Kasi di ba kung may 3 sasakyan daw, anong magiging problema? At may garage. Parking. Di ba yung lupa naman, sabi niya. Pero I heard, kung may bahay at lupa ka na at gusto mo pa rin ang sasakyan, pwedeng sasakyan. Okay. Pwede naman daw yun. Kasi tinanong ko siya. Madami, sobrang dami nating promo. And by the way pala, please support our anniversary. Even you don't attend, kahit hindi kayo mag-attend, basta yung ticket nyo, maihulog natin sa at nabunot kayo, mananalo pa rin kayo. Kahit na hindi ka po. Bakit sabi niya? No, you have to be there. Tinanong na namin yan. Oh, okay. Tinanong na namin yan kay Caproy. Ito, no? So kahit na... Hindi ka nagpunta. Bumili pa rin kayo. You never know. Hindi nyo alam. Kahit cash man lang, makuha nyo yung mga vlogs. Madami yung pinamimigay. Ano yung promo mo, ma'am? If ever. Pagbili sila ng On top of the... Sa launching.
Mechanic ma tin mechanic ng raffle. Yung mechanics ng raffle. Ito na din. Yung pinaka-latest ha. All you have to do is mag-upgrade kayo ng account nyo. Basic ka, gawin mong silver. And then, bumili ka ng two package na no PB. No PB, hindi ito in-encode. Until ano yan? Until August 31. Pero ang habulin nyo, I don't know if kaya nyo pang habulin na yung until August 7. Okay. Mag-upgrade ka lang, you will get your 4 basic packages, product of your choice, and then you get 2 tickets. Plus 1 GSO3, yung pinaka-latest na, ano, pinaka-latest na eyewear. Pero until ano lang yun, until 7 lang. Extension? Kaya nga, pinupush ko nga kayo. Pero kasi nag-start siya August 1 lang. Promo lang talaga siya. Kaya nga lahat pinupush ko because ito yung time mo na makakakuha ka ng ticket na by the no PB. Kasi kung babalik na naman tayo sa dati, bibili ka kung mag-upgrade ka ng 26,000, bibili plus bibili ka ng 13,000. Yun yung regular. Pero yung promo natin, don't need to do that. Habulin nyo yun. You can use your wallet for upgrading. Wala mang laman, ma'am. Wala lang mga wallets nyo. Wala lang man. Lagyan ng laman. Ayan. Sa times po. Kahit mga wallets nyo, gamitin nyo pang upgrade. Para lang maka-upgrade kayo. Question na kayo. Itanong nyo na lahat ng mga gusto nyo. Eyeglass. Oh, may parang po si Malo. Kanya na kayo. Later. Later, buddy. Question yung pagkakaiba ng 39778. Okay. Yung common yan eh. Yung pagkakaiba ng 39778, like I said, it's just the plastic. Tsaka yung design, syempre. Kasi yung, ang sabi ni Anthony, as per Anthony to ha, kasi tinanong ko to, yung 39 natin, ang plastic, ito yung nakikita nyo sa labas, yung pinang-coat ng frame natin. Sabi niya, ang ginagamit daw na plastic ay ordinary PVC. The ordinary plastic. Pero yung 78 natin, ang ginagamit niya ay yung TR and Ultem. Mahal talaga to. TR and Ultem, mahal talaga na plastic ito. Yung Ultem, ito yung panggawa ng aircraft. Yun. Kaya kung mapapansin ninyo yung eroplano, kahit lumipad sa pinakamalapit sa araw, hindi siya nalulusaw. Because that's the type of plastic yung Ultem. Ano siya, heat resistant and then cold resistant din siya. So napakatibay niya. In terms of durability, sobrang durable siya. So yun yung ano natin. TR naman, thermally rearrange. Kung dumating yung time na magkaubusan ng Ultem, siya yung second on the line. Ganun din siya ka durable. Pangalawa siya. Kaya medyo mahal siya. Mahal talaga ang Ultem at saka TR. Ni-research ko na yan. They are the most expensive plastic din. Pinaka-expensive sila. Pinakamura talaga yung ordinary yung PVC. Kaya yun yung ano natin sa family natin. Kaya kung bibili kayo, 7-8 is the best choice. Pero as to ano, health benefit? As to health benefit, wala tayong pag-uusapan din kasi all of them are same. Kahit okay. Na 3978 ang isuot mo, they will still give you the same benefit. Plastic lang talaga pagkakasok. Yung difference of 78 at saka sa 39 ay plastic lang. Ano? Oh. Which is true. Talaga. Yes, to. It's okay. Just the plastic. Okay. The material. As far as production po ng products, you understand na sa Indonesia to galing? No po. Ang Indonesia is kay MGI. Okay. Pero si Ion Spec mismo, ang may nagma-manufacture talaga niyan. At ang pinaka-planta natin ay sa Shenzhen, China. China pa rin. Dalawang beses nang nagpa-trip. And I think si Anthony is also planning na tayo makapunta rin doon. Dalawang beses na yan, eh. Hindi lang kami nakapunta doon sa unang nagtawag sila. O, sa unang batch. Pero magkakaroon tayo. May ano lang kasi siya, may visa. Yun lang yung problem natin. Ma'am, bakit sa China po? Are the materials available in China or
Hindi po. Ang mga materials natin are all imported from other, like yung ginagamit nilang mga tawag nito. Like yung technology ng FIR, Korea po yun. Okay. Yung technology ng nano is Germany yun. Then we have also technology from Japan. Ano pa ba yung technology natin? Walang galing sa China. Nandun lang talaga yung planta. Kasi mura yung labor cost. Oh, isa pa yun. Isa pang kinukonsider yun. Mura yung labor cost. Tapos, syempre, nag-require din kasi sila ng laki ng space for the planta. Eh, malaki talaga yung China. Do we own the plant or pinagpapagawa na tayo? Yes, yung pong mismong ayon spec, yung supplier natin, lahat tayo, yun mismo yung may-ari. Yes. Ano yun, a co-owner yung ano natin, co-owner si Dr. Sun tsaka si Antonio. Okay. Kaya nakakapagdala sila ng mga members doon sa plant. Tsaka sila din mismo mga nagtutour doon sa mga members natin. Ano muna tayo ha? Question muna sa product. Kasi sure, sir, sa complex. Any more questions sa product natin? Product kasi sa totoo lang, hindi na natin siya pag-uusapan eh. Alam nyo kami, hindi na kami masyadong nagkukwento sa product. Sinasabi lang po namin isuot mo. Kasi pagkasuot, nagsasalita ang product. Tama, money will follow. Sige, go, okay. Sige ma'am, kita na ta. Basic. So kailangan, hindi pa kasi alam ng iba na kailangan mag-upgrade to silver bago mo makuha yung lahat ng mga promo. Anong promo pinag-uusapan natin dito? Reward. Yung reward one, ang qualification nun is you must be a silver. Silver itong car. Kaya ang suggestion namin, bago ka maglagay ng left and right mo, or bago ka maglagay ng tao sa ilalim mo, mag-silver ka muna para yung points, papalo magka-count ka agad doon sa left and right. Masasayang kasi yung mga napasok, hindi makaka-count. Oo, hindi siya makaka-count. Sa ano lang naman yun, sa reward lang naman, pero sa income, kikita pa rin kayo. Kikita pa rin. Yung sa qualification lang natin sa reward. Yes, sir. Hindi, uy, madali ka pa ang reward. Ma'am, yung sa atin sa Pilipinas, sa inyo, 1 year pa lang tayo dito, have we complied with the requirements ng ating government as far as operation? Hindi tayo pwedeng mag-operate ng wala yun. Yun yung unang-unang hahanapin sa atin. Kasi kung tumutunog ka, aakyating ka. Yun nga, maraming mga pangyayari ngayon na dapat tayo ingat yan. At saka recommended mo lang tayo sa WHO. At saka we have complete team, may lawyer din po tayo. Na nag-aasikaso ng mga legal needs natin. Ayun, yun yung hagay. Importante yan. Siguro, hindi mo na maka-operate ng ulat. Siguro, ano? Oo, ano lang mga problem. You cannot question that. Kaya nag-operate ka rin ako, eh. Hindi yung kapasok ka product. Kasi kahit na yung pagkuha mo lang ng mga internet connections mo, gano'n, they need documents, eh. Hindi ka makaka-secure ng gano'n. Even pag magre-renta ka ng unit, they'll look for your business permit. Kailangan yun. Dapat kita na yun. Nasa field ka. Any other question? Any concern? Sa ano po, sa compensation plan? Para mas madali nating ma-address. Kung may tanong kayo, para direct to the ano na tayo. Oo. Direct to the point na. Kasi pa yung nakita dire. Any question sa complaint? Alam niyo na ba kung paano kayo kumikita? Alam na. Alam na nilang kasi kumikita din sila. Wala kasi question kasi may ano na kami, pay bonus. Kaya naroon lang sa conversion. O sige, ako na. Sige. Ano sa conversion? Anong problema niyo sa conversion? Conversion yung ano kasi doon sa, kung doon kami magpa-encash daw sa ano, yung sa country stockies. City stockies. Country. Less 10%. Mas maliit po doon sa country. And then, ano yung standard niya, ma'am? Encashment and redemption.
Actually, yung standard, ayan, lilinawin lang natin na hindi yung programa ni MGI. Okay? Lilinawin ko lang. That's not the program of MGI. Na kapag magpa-pay and cash kayo, eh meron silang chinacharge sa inyo na, I don't know, 10%, $10 ba? $6.50? Okay. I already asked Gerson about that. And this is naman his explanation. Because the system of MGI is like this. We are... Alam niyo yung sistema na setup ng online? Bayad ka muna. I-order mo yung product mo, then they will deliver to you. Maghihintay ka at magbabayad ka ng ano? Magbabayad ka ng delivery charges, ng shipment charge. Yung sa MGI. Yan ang negosyo ni MGI. Hindi ito yung kapag malubili ako sa'yo, M52. Ito pera, akin na product. Walang ganun. Hindi nangyayari ang ganun kay MGI. Kaya lang po nangyayari yon dahil meron tayong mga master stockists, meron tayong mga mobile stockists na kumondo muna ng stocks para pagbili mo, may binibigay siya sa'yo kaagad-agad. Yun. Ngayon, ito yung mga parameters. Para maintindihan lang ninyo, pag mobile ka, you can only serve your downline. No crossline. Hindi mo masaserve yun. Kapag master stockist ka, yun yung nasaserve mo lahat. Okay, yun. Pero, yung sinasabi nila na nagpapabayad ng 650, ganito kasi yun. Based sa paliwanag, ang product kasi na binibigay niya sa inyo, product niya yun. Okay, malinaw yun. Binayaran niya yun kay country stockist. Product niya yun. Personal niyang pag-aari. Yes. Ngayon, dahil nagmamadali ka, gusto mong makuha agad-agad ng product mo, pinapaluwal niya sa inyo. And I think that's yun yung point ng nagpapacharge siya. Yes. Because you know what? Yung waiting at may customer siya na supposedly bibili ng product na yun na naibigay sa'yo, lugi na siya doon. Yeah, I think that's the reason na nagpapacharge siya ng ganun. At saka yung sa ano, ma'am, cash wallet, parang ano naman din yun, mamaya, 58 po yung ginaano niya, gina-exchange. So, siguro tama din naman yun. Kasi pag sa bangka, 51 lang naman. Mas mataas pa nga siya. At saka makukuha mo kaagad. Kung sa bangka, mag-wait ka ng 15 days bago mo makukuha. Which is tama lang yun kay Gerson. Kasi ang MGI hindi naman nag-shoulder ng office niya. Si Gerson naman ang nagbabayad pati tauhan. So, para lang din yun, tulong na lang din natin sa ating users. No, actually, that's a standard. Everybody, lahat ang palitan ay 58 talaga. Lahat tayo, even us, ang palitan talaga kung magbebenta ka. The reason why, mababa ang palitan natin to discourage you na ipalit ang cash wallet mo. Because mas malaki ang mapapakinabangan mo pag pinagsama mo si cash wallet at saka si register wallet. Kasi tingnan ninyo example, meron kayong 50, meron kayong 60 sa cash wallet. And then meron kayong 40 sa registration wallet. Ibig sabihin, 100 yan, tama? Makakapag-encode ka na ng isang nagbayad ng 65. Tama? Ngayon, kung tatanggalin mo si 60, encash mo ngayon. Halimbawa, kay Gerson kayo nagpa-encash or sa akin, or kay Sir Ray, or kung sino pa man, 58 lang yan. So, magkano yan? 58 times 60, magkano yan? Magkano na lang siya? Pero if you wait a little while, kunyari, ito is, halimbawa, ito ay nasa mga 38, halimbawa lang, kulang ka na lang ng $2. Hintayin mo na. Kasi habang may nag-encode sa ilalim mo, naradagdagan niya, nagiging 100. So, pag may bago kang customer or customer ng downline mo, pwede mong iserve. Parang ganito yon. Ang downline ko si Sir Ray. Meron siyang customer si Malu. Si Sir Ray, wala siyang wallet. Punta siya sa akin, upline, may wallet ka ba? Meron kasi akong customer. Wala akong wallet. Ikaw na mag-encode. Kanino mapupunta ang 65? Sa'yo? Sa akin. O, di ba ang saya-saya? Ngayon, kung tatanggalin mo to,
kasi gusto mo siyang gawing pera, matutulog to. Darating yung time, magugulat ka, nasa 5,000 na ang registration wallet mo, zero ang cash wallet mo. Kasi yan lagi yung ginagalaw mo eh. Bakit hindi ka mag-encode ng bagong member? Yes, ang negosyo natin tulungan yan. Kung si downline walang wallet, punta ka kay upline. Kung si upline walang wallet, sa next upline. Kung si next upline walang wallet, sa next upline. Para mapera natin yung ating komisyon. Kasi yun, that's how MGI is famous. Dapat naiintindihan natin. So, naman, pa-encash. Ang maganda naman kasi kay MGI, you don't need to wait for a week bago mo makuha yung komisyon mo. Kasi diba, tingnan nyo ha, ito yung nakita ko na very, very convenient. Diba, sa dati nating mga kumpanya, may customer ka, bumili ng product, kinuha mo yung pera niya, dinala mo doon sa office, ibinayad mo doon. May pera ka bang hawak? Wala na. Kay MGI, basta may wallet ka at meron kang customer, that same day, nagpipera mo, yung wallet mo, pumipay out ka, hindi ka naghihintay ng isang linggo para pumay out. That's the convenience. Nangangailangan ka, wala kang pambayad ng kuryente mo, eh merong bagong customer nung araw na yun. Eh may 6-5 ka. Basta may wallet ka. Kaya huwag kayong magmamadali, naubusin niya ang cash wallet nyo. Hintayin yung mabuo yan. Or kung kulang yan, pwedeng sila ang bumili para mabuo nyo. Yes, yun yung next yung sasabihin ko. Pag kulang, kasi pinag-uusapan pa lang natin, ikaw, ito yung saan ba nakukuha itong mga wallets na to? Ano? Sa earnings. Saan na kukuha? Sa earnings. O alam nyo ba yun? O ito pa, ito. May nag-aaway dito. Magkano ang direct referral bonus natin? 1-3. In dollar, magkano? 10. 10. Okay. 10. Ito na, may na-sponsor bagong member. 10. Direct referral? Oo, $10. Indirect referral. Ngayon, ito, nag-check ng system ngayon si upline, si sponsor. Asan ang $10 ko? Di ba meron ako na-recruit na bago? Bakit nawawala yung $10? Nasaan yung $10 ko? Hindi yata ako na-payout ni MGI. Wala kang makikitang $10 sa system mo. Alam niyo kung bakit? Remember, hinahati ito sa tatlo. Whenever kumikita tayo or may kita na pumapasok, hinahati yan sa tatlo. Paano ang hatian? 50% niyan na pupunta sa e-wallet. Diba? Magkano ang 50% ng $10? 5. So, nandyan yung 5 nandyan. So, wala ka talaga makikitang 10. And then, 30% napupunta kay 3 registration wallet and 20% napupunta kay redemption wallet. Ito ang daming nag-aaway niyan, hinahanap ang $10. Buwan. Nahati na kasi yan sa tatlo. Whenever may income na pumapasok, laging hinahati sa tatlo. O yan yun. Kaya, ito, nalalagyan lagi yan. Whenever may bago, nalalagyan lagi yan. O baka hindi nyo pa alam na kahit isang leg lang kayo, kumikita kayo. Alam nyo yun? Di pa sa iba. Isang leg lang kayo, kumikita pa rin kayo. Mahina lang. O, any more questions? How about placement, ma'am? Tatlo pa rin, divide into 3 pa rin? Yes. Placement? Lahat ng earnings. Wala na lang. Nasa 0.25. Na nasa system. Lahat ng earnings na nasa system. $0.25. O ano pa mong tanong niyo? Kung nang kamali ang info. Yun. Ay, marami. Ayun. Yun talaga ang problem. Okay. Pag nagkamali ng encoding, mapapalitan pa ba natin yun? Hindi na. Pwede pa? Anong solution po? Napunta yung iba na ipasa sa ibang wallet. Pag nagkamali tayo ng encoding, wala na tayong magagawa. Yes. Kasi remember, real-time nagbabayad si system. Pagka-encode, nabasa kagad ng system, nagbabayad kagad yan. So wala ka nang magagawa doon, nakapasok na yun doon. Ngayon, para makorrect yun, ganito ang ginagawa ha, kasi ilang beses nang nangyari yan sa akin. Kagaya nung nakaraan lang, namali na naman ako.
nire-re-entry ko siya. At my own expense. Yes. Yun na. Nagkamali tayo, diba? Hindi tayo ang magbabayad kasi tayo naman ang nagkamali. I-re-entry natin siya at our own wallet. Doon natin siya ipapasok sa original niya na instruction. But what will happen to the account? Sa'yo na yun. Oo, sa'yo na yun. Gumawa na lang kayo ng kasulatan ng turnover na sinasabi na yung account na yun ay pag-aari mo na kasi nagkamali ng encoding. Ang sa akin, ma'am, sa book, nag-encode sila, napasok sa anak ko. Tapos, ang ginawa sa akin, binabayad ako ng eyeglass. Tapos, napadala ko doon ng eyeglass, M58. Tapos, ang ginawa ko, Roy, na kausapin daw ako, may agreement daw kami. So parang walang, ano na, binadalan ko ng sa kay Julie na ano, si Julie man ang staffist doon, yung si staffist. Pero sino ang nagkamali na sila? Sila ang nagkamali. Oo, hindi ka dapat nagbayad. Siya ang pinabayad ko, dapat hindi ka. Nagkamali na yun, bakit tapos din ka dalo? Tapos, ganyan ko, nagtanong ako, ano ang napadala sila ng ID ko. Yung ID, para ako na lang mag-work kasi naso. Hindi, hindi kasi cross-site mo yun. Di ba naman sila? Oo. Ano lang kapiyo man. Alam niyo po saan na namamali ng encoding? Sa placement. Sa username po. Pariwa na po nakalim. Nagalak po. Mali yung namali ng username, hindi sa placement. Nagkapariho na. Pariho ng link. Kahit pero yung name. Username. Pareho ng username. Diretso nila ng number or 35. Baka sa, baka nagbalik lang yung isang letter. Hindi na, napasok din. Kasi kung, ito. Careful sa application. Kung username lang ang namali, pwede nating i-request kay Indonesia na palitan ng username. Pero kung sa pangalan kayo nagkamali, hindi na yun mababalik. Pangalan. Pero na-encode naman siya, ma'am. Oo nga, na-encode. Parang ganito. O halimbawa ko, nagpa-encode ako. Ang username ko dapat is, kunyari, ang username ko, Chris Narte. Pero ang nilagay nila, ang nilagay nila ay elite, halimbawa, ganun. So, namali ng pinasok na username. Hindi yun yung username na gusto ko eh. Pero tama naman ang placement ko. Walang problema sa placement. Magpapapalit lang ako ng username. Magbigay lang ako ng request letter na kay Indonesia, napapalitan lang yung aking username. Pero hindi pwedeng palitan ang name. Pero malipat siya sa account sa kabila no, lang. No. O, hindi. Hindi malilipat yun. Correction lang. Correction lang ng mga mali ang spelling, mali ang na-input na. Pero hindi malilipat. Pero hindi malilipat. Sa amin kasi, ma'am, kung ipapalipat mo sa iba, iba din issue. Hindi na yan ibig sabihin na mali talaga siya ng encoding, na mali ng placement. Ano yung pinaka-common na namamalitize ng placement? Because yung spill.